Magandang umaga po, Colonel Idol, sir. Good morning. Sir, magandang umaga po. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig. Opo, napapakinggan ho tayo sa buong Central Luzon, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mga Pilipino abroad. Colonel, ay, opo. Opo, importante hong kahapon pa po, request na ng mga kababayan natin, simula ng i-anunsyo ng IATF na pwede na raw po ang angkas, basta mayroon hong ilalagay na hard plastic barrier sa pagitan no ng rider at saka ng angkas. Ayo po ang gusto nire-request ng mga viewers eh. Tanungin nga natin si Colonel Busita, ano masasabi niya rito? Colonel, ano po reaction niyo rito, sir? Actually, ano po, by the way, katulad ng nabanggit ko dati, una po sa lahat, pasalamatan natin yung butihing Pangulo at ang bumubuo ng National Task Force at ng IATF. Ano po, dahil binigyan po nila ng pansin ang hinaing ng ating mga kapatid na motorcycle riders. Sir, tungkol po dyan sa na-aprobahang barrier para sa mga riders na mag-aangkat, ano po? Hindi po tayo sang-ayon dito eh. Mm-hmm. Kasi unang-una, gastos yan. Okay. Hindi naman po natin maipagawa yan sa halagang, siguro more or less, kung hindi po ako nagkakamali, gagastos ang rider dyan, mga 5,000 more or less. Mm-hmm. Ano po? Ang laki ah. Yes sir, more or less. Mm-hmm. Okay lang sana sir, gumastos kung effective. Oho. Ang problema sir, sa hanay ng mga riders, hindi po tayo naniniwala na yan ay effective. Oho. Opo, bakit po? Opo. Ay, alam naman natin, sir, malikot yung hampas ng hangin. Mm-hmm. Siguro, sir, especially, siguro madaling maintindihan ito ng mga sumasakay sa mga passenger buses. Kung naranasan nyo, sir, pag sumakay ka sa buses. Yes, sir. Mawalang galang doon sa mga kumakain ngayong umaga. Opo. Sir, di ba pag may pasahero, pag lumura sa bintana, mararamdaman mo yung dampi ng laway niya doon sa mga pasahero sa likuran. Correct. Oo. Pero lahat ng upuan, sir, may cover. Di po ba? Opo. Big thing, sir, malikot ang hampas ng hangin na hindi natin pwedeng makontrol. Mm. Kaya po yung intention diyan sa barrier niyan, talagang definitely useless yan para doon sa purpose. Oho. Pangatlo sir, delikado po yan. Kasi hindi naman natin maiiwasan yung malakas na hampas ng hangin kapag tumatakbo tayo. Mm-hmm. Especially sir, kung may mag-overtake sa atin, mm-hmm, yung hampas ng malakas na hangin, yung pressure. Pag nangyari po yan, hindi mo makokontrol ang motorsiklo mo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito po ay kung talagang i-implement, tinutulak sa peligro ang buhay ng ating mga kapatid na riders. Opo. Okay. Pang-apat, sir, yung pong fuel efficiency ng ating motorsiklo affected. Uh-huh. Kasi po, parang eroplano din yan eh. Lagyan mo sir ng shield yung eroplano. Hindi po ba? Oo. So yung, napablock niya yung hangin. Lalakas ang kain ng gasolina, pero ang takbo ng motor, buwabagal. Nawawala, yes, sa direksyon. Yes, sir. Nasasakal siya. Mm-hmm. Ano po? Ang daming disadvantages po nito. Oo. And kung mapapansin po natin, sir, di po ba, before, bawal yung angkat talaga. Opo. Lantarang nilalabag ng pulis at ng enforcer. Mm-hmm. Sa palagay mo ba, sir, pag in-implement yan, susundin ng police at enforcer yan? Yun lang. I doubt. Uh-huh. Hindi naman tama, sir, na dahil police ka, dahil enforcer ka, parang kasosyo ka sa batas. Mm-hmm. Exempted. Kung ano ang gusto mo, kung ano ang gusto mo, gawin mo, malaking kalukuhan po kasi yan eh. Mm-hmm. Na hindi nabibigyan ng attention. Ibig sabihin po, napakaraming disadvantages nitong na-aprobahang barrier sa mga magkangkas, particular sa mag-asawa. Mm-hmm. At alam mo sir, pasensya na, no? Ang nakakatawa dito, yung magkangkas na mag-asawa, haharangan mo ng barrier. Mm-hmm. Para daw baka yung talsik ng laway, ano po? Oo. Parang
para sa lumalabas tayong mga ipokrito niyan eh. Bakit po? Oo. Gusto natin sabihin sa publiko, mag-asawa tayo, may barrier. Mm-hmm. O ano ang kaipokritohan doon? Mm. Pag-uwi po ba natin ng bahay? Ano bang gagawin natin? Lips to lips. Lang, oh. Hindi ka lang matalsika ng laway, sir. Talagang malalawayan ka eh. Totoo. O, di po ba? Oo nga. Oh. Eh, alam niyo po, talagang ito ay kung makakarating sa ibang bansa itong pinagagagawa natin, talagang nakakatawa ito eh. Oh, eh, kamusta naman daw yung ano? Kasi nakita niyo rin siyempre yung hard plastic barrier. Yung magpapagas daw, problema rin daw ho yan eh. Eh, ano po yan eh. Kung hindi tayo nagkakamali, sir, more or less 90% ng motosiklo. Itong mga ordinary bikers, kung hindi po tayo nagkakamali, more or less 90% nito. Pag ikaw ay magagasolina, iaangat mo yung upuan. Mm. Kaya pagka, sir, in-implement talaga ng mga kinaukulan ito, ay talagang, nako, grabe, sir. Kakalasin mo minimum 4 na tornilyo. Kasi bakit sinasabi ko sir minimum 4 na tornilyo? Pag dalawa lang unstable yan eh. Oo nga, aalog yan eh. So, yes sir, minimum 4 na tornilyo ang kakalasin mo, minimum yan. Mm-hmm. Eh kung mas patibayin pa nung iba siguro mga 6 na bolts and nuts mm-hmm. kakalasin mo. Mm-hmm. So, it will take more or less 20 minutes. 30 minutes, pagtanggal at pagkapit. Ano ba yung parusa yan? Oo nga. Sobra, sir. Puro parusa na lang yan eh. At saka bukod doon, isa pa, Colonel, ano? Yes. Mayroon ding manibela si ano eh. May hawakan din si backrider, si angkas. Eh, hindi ho lahat ng angkas marunong umangkas. Yes, sir. Eh, halimbawa, kakanan ka, liliko ka ng kanan, siya naman, natataranta, liliko ng kaliwa. Kukontra. O, delikado. Opo. At saka, sir, pagka medyo nag-alanganin yung rider, sasabit pa yun sa side mirror ng ibang sasakyan. So, mababaligtad siya, matutumba siya. Sasabit. Ang daming ano, sir, nito eh. Alam mo, sir, ang isang malaking problema lang dyan, yun naman, sir, mga kinaukulan, hindi mo pwedeng sukatin ang talino ng mga ito eh. Oo, oo. Hindi naman sila sir makakarating sa kanilang pinalalagyan ngayon kung sabihin nating bobo o tanga, ano po. Oo, hindi naman magiging mga mambaba. Sila po matatalino, no question asked. Mm-hmm. Ang problema lang talaga sir, may mga usapin kasi na hindi pinag-uusapan yung level ng talino eh. Oo. Ano po? Mm-hmm. Eh kung papansinin po ninyo yung komento na panawagan ni Honorable Senator Bong Revilla. Oo. Uh-huh. Honorable Senator JB Ejercito, ano po? Mm-hmm. Eh riders yung mga yan eh. Oo. Kaya naintindihan nila. Eh kasi po ako naniniwala yung mga nasa likod ng naaprubahan na yan, ano po? Mm. Na barrier. Hindi naman po sila mga riders eh. Oo. Kaya talagang para sa kanila eh yun ang tama. Matatalino sila pero hindi sila riders. So. Yun po. Yun lang po talaga ang nakikita kong problema doon. Pero ang isa pa pong nakakapagtaka dyan, sir. Ewan ko, sir, kung rider ka ba, sir? Opo. Oh. Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, naniniwala ako kahit hindi ka rider, pag in-explain ng rider sa'yo, yung mga consequences. Mm-mm. Palagay ko kahit hindi ka rider, madali mong maintindihan. Oo. Opo. Hindi kailangan matalino. Mm-mm. Simple lang. Ang kailangan lang po. Opo. Napakasimple. Mm-mm. Ang nakakapagtaka kasi sir dito, bakit yung simple pinapahirap? Mm-mm. Okay, ganito. Colonel, baka naman sabihin nila ay panayampuna natin. Ano ang rekomendasyon ninyo kung ayaw ninyo ng hard metal, hard plastic barrier? Ano po rekomendasyon ninyo, sir? Sir, tingnan mo, sir. Kung simpleng-simple, naka-face mask ang rider. Aha. Tapos naka-helmet, may visor. Mm-mm. Do you think, sir, unang-una, sir, kung ang rider ay may face mask, kahit magsalita siya, walang tatalsik na laway. Aha. O kung hindi naman sinasadya, for whatever reason, may tumalsik pa rin laway, do you think, sir? Grabe naman laway yan. May face mask na, tumalsik sir, pa.
Sir, grabe ba naman yung laway? Magdadive yun, tapos sisisit pataas doon sa visor. Oo. Napakasimpleng unawain, sir. So, yung face mask and helmet with visor, enough na yun, sir, eh. Mm-hmm. Ganun-ganun kasimple, sir. Ngayon, i-compare natin, sir, sa mga pribadong sasakyan. Mm-hmm. Limbawa, sir, kotse, inalawan tatlo o dalawa, o yung passenger van, inalaw yung lima o anim o hindi ko alam bilang, ay mas nasa peligro yun, sir, eh. Mm-hmm. Naka-face mask lang sila, eh. Tapos yung mata nila exposed. Di po ba? Oo. Oh, eh, kailangan pa bang ipaliwanag yan, sir, para maintindihan? Mm-hmm. Mm-hmm. Di po ba? Oo. Eh, ang maganda po kasi kung face mask and helmet with visor, walang karagdagang gasto sa rider. Mm-mm. Ano po? Mm-mm. Effective. Effective. Ano po? Safe. Bakit safe? Wala kang idinagdag na metal or whatever accessory. Safe. Mm-mm. Oh. Wala talaga eh. Wala. And ang isa pa nga po dyan, maganda rin ito para sa kapulisan at mga traffic enforcer. Bakit? Mm-mm. Wala silang i-violate. Simpleng-simple. Oo. Ano pa po ang maganda nito, sir? Oo. Pag ito naunawaan ng mga kinauukulan, hindi kailangan, sir, na ikaw lang na asawa ko ang pwede kong iangkas. Mm-hmm. Pwede kong iangkas yung boss ko sa trabaho. Oo. Pwedeng yung kapitbahay ko iangkas. Mm-hmm. Talagang ano eh, napakaraming benepisyo. Ako po ay pasensya na, sir. Mm-hmm. Gusto kong sa abot ng aking kakayahan ay gusto kong ipaliwanag ang panig nitong kabila. Pero talagang wala po akong makita dahilan. Kung gusto, kasi ganun po eh, gusto mong tingnan kung ikaw ba yung nasa posisyon nila, ano yung the best na justification mo. Wala po talaga akong makita eh. Mm-mm-mm. Actually, nagtataka po ako bakit yung 1 plus 1 kailangan pahirapan pa na may mag-multiply pa tayo, i-divide pa natin, minus, ang gulo po. Mm. Ang gulo. Yun naman daw kung virus, may transfer din siya sa pamamagitan ng kamay o kaya ng paa. Mayroong suggestion si ang Provinciano Partyless Representative Ronnie Ong sa IATF din, sa halip na barrier, siya kasi gusto niya talaga itulak yan, push siya, nagtutulak din niya na payagan niyo yung angkas, pero alisin niyo yung divider o yung barrier na yan, ang ipalit ninyo, full face helmet, face mask, kagaya ng sinabi nyo kanina, long sleeve daw na shirts o kaya jacket, long pants, gloves at closed shoes. Anong tingin mo rito, Colonel? Sir, actually, maganda yan. Tama yan. Mm-mm. Ano po? Tama yan. Mm-mm. Ang hindi po natin kukontrahin yan dahil tama yan. Even yung sinabi po ni Honorable Senator Bong Revilla, mm-mm, tama lahat yan. Ang pino-point out po ng ASAP dito is yung minimum requirement na safe naman. Uh-huh. Kumbaga, sir, huwag tayong maging ipokrito. Mm-hmm. Bakit kailangan nating sobra-sobra sakalin ang mga riders? Eh, lumingon naman tayo sa paligid. Mm-hmm. Bakit, sir, yung mga pumupunta sa mall, nakagwantes ba sila? Uh-huh. Naka-jacket ba sila? Uh-huh. Yung mga sumasakay sa pribadong sasakyan, mm-hmm, sila ba ay naka-gloves? Mm-hmm. Nakasapatos, naka-jacket ba sila? Mm-hmm. Oh, ibig pong sabihin ng RSAP is yung punto na face mask, helmet with visor, option na lang kagustuhan na ng rider kung sila ay naka-gloves at naka-jacket. Uh-huh. Ang punto ko, sir, dito is maging patas tayo. Hindi naman natin sinasabing dapat spoiled ang rider. Ibig ko sabihin, sir, eh, buksan naman natin ang ating isip. Bakit kailangan sakalin ang mga riders? Lumingon ka, sir, sa paligid mo. Mm-hmm. Anong pagkakaiba, sir, nung magkaangkas na rider at nakasakay doon sa four-wheel vehicle? Mm-hmm. Bakit kailangan obligahing naka-gloves, naka-jacket? Mm-hmm. Ano ang kaibahan nito sa pumupunta sa mall? Mm-hmm. Pumupunta sa mga public places, sa palengke? Ano po eh? Para bang ano, masyadong, ewan ko po, naalala ko pa nung estudyante ako, mm-hmm, yung solution pala, isang equation lang,
nandun na yung so yung answer. Umikot-ikot pa. Ay yung mga estudyanteng medyo mahina-hina ang isip, nagpaikot-ikot pa. Mm. Ang dami, ang haba. Oo. Eh yung pala, isang formula lang. Kuha na yung sagot. Oo. Parang ganito po ang nangyayari. Pinapaikot-ikot natin na ang focus natin sa rider lang. Kaya po ang hangdam ng riders talaga, sinasakal ang mga ito eh. Mm. Kasi pag titingnan mo sir ang nangyayari, parang totoo naman yan. Oo. Okay. Ano po ang plano ngayon ng RSAF? RSAF para baka sakaling pakinggan yung hinaing ng mga riders kagaya ho ng grupo ninyo. Actually sir, alam ko kung tungkol sa plano po, ang ginagawa na lang natin sir is binabantayan yung ating mga riders. Mm-hmm. Kung ano po yung dapat sundin sa batas ay ipinipilit nating ipaunawa at iparating sa kanila. Pagdating sa usaping ito, sir, alam ko po, itong mga iba-ibang ideas na to, nakapareho din na sa RSAP, yung mga binabanggit ni Honorable Senator Bong Revilla, si Sir J.B. Hirsuto, yung former senator, and yung sinasabi niyo pong party list. Sobra-sobra na po yan. Ibig sabihin na... Sapat na para pakinggan nila, i-reconsider. Opo, opo. Kasi hindi naman napakahirap intindihin ang issue na ito. Oo. Ano po? At patungkol po dyan, doon sa ating mga kapatid na riders na nakikinig ngayon, eh huwag po ninyong sundin. Huwag kayong maglagay ng barrier. Kasi talagang napakadelikado po yan. Gasto, delikado. At saka talagang magmumukha tayong mga katawa-tawa. Mm. Ano po? Ah... Wag na lang muna mag-angkas, Colonel. Wag na lang muna mag-angkas kasi huhulihin ka rin eh. Kasi kahapon nakausap namin ang Land Transportation Office, no? Sila personally alam niyo naman, di sila pwedeng kumontra kung ano utos ng boss nila. Opo. Personally, sabi nila delikado 'yan. Pahirap sa rider 'yan. Opo. At napakadelikado. Kanya lang wala silang magagawa pag may nakitang magka-angkas na walang barrier dahil 'yun nga ang utos, huhulihin sila. Pero sa totoo lang, sila mismo kontra niyan eh. Sir, alam mo, kung hindi ako nagkakamali, lahat ng enforcers, pasensya na po ha, kung ako ay mali. Ano po? Oo. Pasensya po kung ako ay bali. Mm-mm. Palagay ko, lahat ng police at lahat ng enforcers, sa sang-ayon, mali talaga ito. Oo. Oo. Opo, hindi lang magsalita yung iba. Oo nga naman. Oo, siyempre. Opo. Ang, ito sir, ang punto lang naman natin dito, tayo, pare-pareho tayong mga Pilipino. Bakit kailangan magpahirapan pa tayo? Mm. Bakit ang hirap ibigay yung bagay na wala namang mawawala sa iyo? Mm. Yun sir, ang masakit dyan eh. Sana kung pag humingi sir ako ng pabor sa iyo, magagastusan ka, may mawawala sa iyo. Mm. Wala naman eh. Oo. Walang mababiolate na batas. Walang masasakripisyong buhay. Kumbaga, pag tinignan mo sir lahat, pag tinimbang-timbang mo, puro benepisyo ang makakamit natin dito eh. Mm. Okay, opo. Sige. Colonel, thank you so much. At marami yung nagtatanong dito, kailan daw ba kayo mabibisita ng Olongga po, ng Zambales, ng Bataan? Eh, makapagpa-picture man lang daw ho, Colonel. Marami na ho kasi kayo ano eh. Marami na kayong ano eh. Marami kayong followers at marami kayong tagahanga. Colonel. Ano po, sa Region 3 po, marami po tayong kay... Actually, sir, Luzon, Visayas, and Mindanao, and even OFWs. Marami po tayong kaibigan, mga kapatid, na nagtutulong-tulong para sa riding community. Ano po? Mm-hmm. Yung pagpasyal po, ay marami naman pagkakataon eh, ano po, tayo yung magkita-kita. Siguro, at ibig sabihin na, time, Colonel, ibig sabihin siguro ng pagpasyal, kung kailan ka ba manguhuli rito? actually, sir, yung napapansin yung pinopost ko, tapos nagsisita ako, ang purpose ko lang naman po nun is ma-educate yung ibang kapatid nating riders na hindi naiisip na pag sila ay namatay, kawawa ang pamilya. Oo. Oo. Wala po tayong ibang intention doon. Oh, wala. Ay, by the way, sir, samantalahin ko, ano po, ako po ay nagpapasalamat sa butihing chief ng LTO. Mm-hmm.
Assistant Secretary, yung LTO Chief kay General Galvante, kasi po may mayroon siyang staff tumawag sa akin at pinapaimbestigahan na yung mga ilang insidente na kung saan yung kanilang kawani mismo, evaluators, hindi alam yung kanilang batas na ipinatutupad. Yung pong sa LED particular. Opo, kaya natutuwa po ako na talagang binibigyan po ng attention ng LTO yung mga dapat i-correct, dapat isaayos. Binibigyan po nila ng attention. Gusto po natin iparating sa ating mga kapatid na motorista. Okay, Colonel, isama ko na rin ito. Habol ko na. Total, bihira tayo makapag-usap. Yes, sir. Ano ang reaction nyo rito sa 15 hours na mandatory driving course ng LTO doon sa mga bagong kukuha ng student permit? Okay ba ho? Anong tingin nyo rito? Actually, sir, yan, katulad ng paulit-ulit ko sinasabi, libo-libong Pilipino, hindi na mabilang, ang nasakripisyo ang buhay sapagkat ang LTO ay nagbibigay ng lisensya na wala namang kaukulang seminar. Ang daming buhay na po ng nasakripisyo. Kaya po, yung pagpaplano ng LTO na ipatupad yung 15-hour seminar, no question asked yan. At hindi po natin kino-question yan. Talagang napakaganda niyan. Ang hindi lang po maganda na nakikita ko dyan, kung sakasakali, dahil hindi ko pa naman alam, ano po? Yung presyo. Mahal nga. Yung halaga. Mahal. 5,000 to 7,500 daw sa driving school eh. Ay, malaki po yan. Ano po, hindi ko alam kung ba't ganun kalaki. Anyway, yung presyo naman, hindi para sa akin po, yung presyo, hindi big deal. Kung ito naman ay magiging mabuti sa mga kapatid nating motorista, ano po? Ang isang nakikita ko lang na mabigat dyan, sir, yung corruption, yung sistema. Yung non-appearance. Tapos bibigyan ng certification? Ganun ho ba yun? Opo. Yan ang ipinapangamba ko, sir. Kasi talaga namang pasensya na po. Ano? Kung ako'y mali, pasensya. Kung mali ako, talamak ang korupsyon sa ating bansa. Halimbawa, sir, yung salitang fixer, sunog na yan eh. Oo. Di po ba? May mga, hindi lahat. Ikaklaro ko, hindi lahat. May mga distrito po, papasok ka pa lang doon sa compound nila, nandiyan na yung picture, sasalubong sa'yo. Ibig sabihin po, maganda ang programa na mag-undergo ng seminar ang mga kukuha ng lisensya simula sa student permit. Ang nakakapag-alala lamang dyan, yung sistema ng korupsyon na walang kasiguruhan o hindi natin alam kung anong measures ng LTO to ensure na pag na-issuehan ka sir ng certificate, talagang umaten ka at natuto ka. May isa pa, Colonel. Yung pang kaya ba, kagaya sa Olonga po, dadalawa lang ang driving school na available, ang accredited ng LTO. Ay, ang dami ng aplikante, sa volume ng aplikante para sa student permit, abay, kakayanin kaya yon? Kanya nakakatakot eh. Tama po yan. Yan yung isang batihan. Paano ang gagawin mo? Bibili ka na lang ng certificate. Ayun lang. Si LTO naman nag-i-issue nun. Makadumaan sa fixer ulit. Ano po? Hindi sir, parang ang sistema, ikaw na training accredited training school, magta-transmit ka nung siguro master list or list nung nag-undergo ng seminar sa'yo. Ang siguro po, ang isang nakita ko doon sa mga requirements na ini-implement nila sir, yung CCTV. Na supposedly dapat sana yan ay ewan ko kung paano nila ang gagawin to na dapat ay naka-live yung ano nila, yung seminar. Ibig sabihin sir, kung ikaw ay LTO, dapat siguro i-advise ka ng training school na sir, i-inform ka na sir, nagkakanda kami ng seminar ganito, we have 50 participants para in case na gustong i-check ng LTO, matcha-check nila, oops, kulang yan ah. 30 lang yan. Yung something ganun po, mga measures. Ano po? Okay. Okay. Yung po ang nakakatakot dyan, kung sinasabi nyo, dalawang training schools lang dyan. I doubt kung yan po lahat ng... pasensya na po doon sa mga... Dalawang training schools sa Olonga po,
pangatlo, isa sa Zambales. O sa laki ng Zambales, isang training school. Mukhang hindi pa siya, ano, wala pa sa panahon, Colonel? Totoo po, wala pa sa panahon. Actually, puro wala sa panahon yan eh, pati yung doble plaka, sir. Oo. Wala pa tayong plaka. Ah, by the way, sa mga kapatid nating riders, ano, huwag po kayong matakot dyan sa issue ng doble plaka. Bakit po? Eh, milyon-milyon plaka, sir, at decals, wala pa. Oh, paano, paano implement yan ng LTO, sir, na pag wala kang plaka, pag mumultahin ka ng 50,000, eh wala pa nga silang ibinibigay eh. Oo nga, pati yung luma, wala pa eh, di ba? Yes, sir. Pangalwa, sir, tawag dito, marami pang problema, hindi pa kayang ipatupad ng LTO yan. Sa ngayon po, ang by the way, sir, sasamantalahin ko po yung ibinigay mong oras. Lilinawin ko po sa lahat ng mga riders na nakakadinig ngayon. Hindi po totoo yung balita na kapag hindi sa'yo ang motorsiklo, huhulihin ka. Mm-hmm. Walang basihan batas yon. Wala po. Oh. Pwedeng mong imaneho ang motorsiklo ng kapitbahay mo, kumpare mo, kaibigan mo, kaopisina mo. Ang importante lang, mayroon kang lisensya na may restriction code 1 kasi para sa motorsiklo, hindi expired. And meron kang ORCR, hindi expired. Yun lang po. And, at saka higit sa lahat, pinahiram ka nung may-ari. Ay, sir, immaterial yun. Wala kang pakialam kung pinahiram ako o hindi. Kung ikaw ang traffic enforcer, di ba? Problema sir, ko na yun. Traffic, sir, kung traffic enforcer ka, at kaaway ko yung may-ari ng sahan kong ginamit. Legally, technically, wala ka sir pakialam. Totoo yun, totoo. Problema namin yun. Nung may-ari. Ang problemahin mo, yung tamang pagpapatupad ng batas. Kung ikaw sir ay may pagdududa na baka nakaw yung aking motorsiklo, abay mag-aral ka. Huwag mong tsamba-tsambahin, i-impound mo dahil hindi sa akin, kalukuhan yan. Oh. Oo. Adi, ngayon, sir, baka malilito ang ating mga kababayan. Katulad ng nabanggit ko, maaari tayong magmaneho ng motorsiklo na hindi sa atin. Importante, lisensya o RNCR. Ngayon, tanong, eh sir, paano yung nabili kong motorsiklo? Obligado ka na ilipat ang ownership. Kasi pag hindi mo ginawa yan, magpapatupad ang LTO ng batas, pagmumultahin ka ng 20,000 pesos. Hanggang kailan naman daw yon, Colonel, na i-transfer ka? Sir, may nabasa ako, nagbigay sila ng 60 days eh. Pagkatapos ng bayaran? Hindi sir, ibig sabihin po, kung lumabas ngayon, mga 60 days, ano ngayon, July, August siguro. Pwede ako nagkakamali, second week of September. Ano po, check na lang natin yan. Ibig sabihin, sir, nagbibigay ang LTO ng palugit na ngayon, hindi muna kami mag-i-implement ng multa. Pero pag lumampas itong takdang araw na ibinigay namin at ikaw ay late ang transfer of ownership, halimbawa, sir, lumampas ka sa takda ng batas na 5 araw, pag mumultahin ka ng 20,000 pesos. Pero sir, kailangan maging makinig mabuti yung mga kapatid nating riders. May problema sa sistema ng LTO, sir. Ano po? Yung request for confirmation. Halimbawa po, sir, ang nabili mong motorsiklo ay nakarehistro sa Quezon City. Ikaw, sir, ay taga Zambales. Kailangan, sir, pupunta ka sa LTO ng Zambales, pinakamalapit. And magre-request ka ng confirmation. Yung pong confirmation ng registration ng motorsiklo mo na nakaristo sa Quezon City halimbawa, trabaho po yan ng LTO, hindi trabaho ng rider. May mga LTO po, ipipill up, iko-comply nila yung form, tapos sasabihin sa'yo, sir, punta ka sa Quezon City mula Zambales. Kalokohan po yan. Ang layo yan nun trabaho eh. Ng yes, sir. Trabaho yan ng LTO. At kapag sinabi mo naman, sir, sir, paano kaya yon? Ang layo, malaking gastos. Usually po,
may scenario na sasabihin sa iyo, ay lapitan mo si ano, yan ang naglalakad. Doon na papasok po ang malaking halaga ng bayaran. Yan na, talaga opo. Naman. Diyan na si Fixer. Sabi nila, po. Diyan na papasok ang gastusin mo. Nakatakot-takot. Ano po, may nagsasabi na ang sinisingil ay depende sa layo. Pag hindi masyadong malayo, 3,000. Oh. Pag malayo, 7,000. Depende po. Ay, yan po ay malinaw na kaluloko. Kaya po, ipinapaalam ko sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon, trabaho po yan ng LTO. Oh. Ngayon, balikan sir natin yung 5 days para ma-transfer ang ownership. Okay. Yan po ang resulta ng request for confirmation. Ang LTO ang may sabi, hindi po ako. Inaabot siya ng ilang weeks, ilang months. Opo, nadanasan na yun ang marami. Ngayon, para po yung mga kapatid nating riders ay hindi mapagmulta ng 20,000 pesos dahil sa pagka-delay ng transfer of ownership, tiyakin po ninyo na kapag nagbigay kayo ng kopya ng ORCR at ng deed of sale sa LTO, para doon sa request for confirmation, tiyakin po ninyo na yan ay nireceive nila, may tatak na mayroong kayong patunay na nag-submit kayo ng document para sa request for confirmation. Para kung sakali sir na ma-delay o lumampas sa 5 araw, hindi kayo pwedeng panagutin ng LTO sa multa na 20,000 pesos. Importante po yan. At okay. Kung ayaw naman po kayong asikasuhin o ayaw kayong bigyan ng kopya na kung saan sila ay magre-receive o peperma, eh tawag lamang po kayo sa akin. Kasi may mga tumatanggi sir eh. Oo, may mga tumatanggi. Meron pa nga dyan ang gusto, susulat ang rider na kapag na-delay, hindi siya magre-reklamo. Ganun ah. Affidavit pa. Opo. Kaya tawag lang po kayo sa mga kapatid nating riders kapag nakikita ninyo tama ang inyong ginagawa pero parang mayroong hindi tamang ginagawa ang kawani ng LTO, tawag lamang po kayo sa akin. Okay. Colonel, napakarami pa mga queries dito. Kanya lang, limitado oras natin. Sir, sa totoo lang, kahit maghapon tayo mag-usap dito, ang dami ho talaga mga tanong. Sir, maraming salamat po at siguro sa mga susunod na araw, itatawag kami ulit sa inyo, sir. Sir, maraming salamat po. Napakalaking tulong ng inyong ginagawa para sa riding community kasi hindi po alam lahat ng mga riders yung mga nangyayari. Kaya talagang tunay po na nung ako po ay nasabihan nyo na mayroon tayong panayam ngayon, sa totoo lang po, natutuwa po ako dahil ito po ay magiging kapakipakinabang sa mga kapatid nating riders. Sir, thank you. Ingat kayo, sir. Colonel. Yes, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Nakasentro sa mga isyung pang...